Magandang araw mga pari koy. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa anime na tumatak sa mga Pilipino, lalo na sa mga batang 90s na katulad ko. Ito nga pala ang Hajime no Ippo, o kilala natin sa tawag na knockout. So, ano pang hinihintay natin? Let's the series begin! Hajime no Ippo, Season 4, Chapter 597. Ang paghahanda sa laban. Sa unang pahina ay makikita natin na natapos ng timbangin si Tagaki at Kyosuke at dalawa silang pasok sa timbang. Dito, pinag-uusapan sila ng mga reporter na hindi lang ito sa rookie championship dahil naniniwala sila na isa sa mga to ang makakakuha ng featherweight title sa inaharap. Dito, makikita natin na nag-uusap ang dalawa. Wika ni Kyosuke kay Tagaki na akala niya di niya makokontrol ang timbang niya tulad ng dati. Pero sa nakita niya ngayon ay mukhang okay naman ito. Sumagot naman si Tagaki na okay lang naman siya at may isa pa siyang dahilan kung bakit ayaw niyang matalo kay Kyosuke dahil nga ito kay nana ko. Dagdag niya pa na hindi interesado ang kapatid niya kay Kyosuke. Dito makikita natin na inaasar ni Tagaki si Kyosuke. Pero di nagpatinag si Kyosuke at sabay sabing, "Umihingi ako ng pamanhin dahil ako ang nagsimula at umabot pa yan dito. Pero nakalimutan ko na ang tungkol dyan. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Ang talunin ka. Tama ka. Parehas tayo." Sagot naman ni Tagaki. Dito makikita natin na pinag-uusapan ng ating mga bida ang magiging laban ni Tagaki na gaganapin bukas ng gabi. Nag-aalala si Aoki at Kimura kay Tagaki dahil hindi ito kumikibo sa gym. At dito sinisisi nila si Ippo dahil para sa kanila hindi man lang nito binigyan na magandang payo si Tagaki sa laban. At dito biglang sumingit si Takamura na inis na inis. "Tumahimik nga kayo, di man lang ako makapag-relax at ma-enjoy sa kinakain ko. Iniisip nyo na makipag-upakan lang ang pwedeng gawin sa dikit na labanan. Huwag nyo nang isipin yan dahil walang kasiguraduhan na maiipaglaban siya sa dikit na laban. Hindi ito katulad sa sinabi ni Ippo kung ano ang gagawin niya. Nasa sa kanya pa rin ang desisyon kung ano ang gagawin niya sa laban at siya lang ang nakakaalam dun. Sa tingin ko, mas makakabuti sa kanya kung gagamitin niya ang panya at sabayan ito ng estilo niya sa pakipaglaban. Paano ang mangyayari pag nahuli siya? Kaya niya bang makawala? Alin man dyan, medyo halata naman na magiging mahirap na laban ito para kay Tagaki. Si Tagaki, kailangan niyang ihanda ang sarili niya sa kung ano ang mangyayari sa laban. Dito, makikita natin na biglang seryoso ang apat na halatang nag-aalala kay Tagaki. At dumating na nga ang gabi ng laban. Dito, makikita natin na nagmamadali si Umisawa ng mga pasok at pagdating niya doon ay akala niya na tapos na ang laban. Pero tinawag ito ni Kumi para pumunta sa pwesto nila at sinabihan ito na dalawang laban pa bago magsimula ang laban ni Tagaki. Dito ipinakilala ni Kumi si Umisawa sa magulang at kapatid ni Tagaki. Tuwang-tuwa naman si Umisawa at napasabing, "Ayos to! Siya nga pala, gumawa ako ng victory headband para makasigurado tayo sa panalo. Ito, kumuha kayo at suotin nyo." Dito, mapapansin natin na nalungkot ang magulang ni Tagaki dahil gusto nila na matalo ang anak nila para sa ikakayaman nila. Dito, gulat na gulat si Umisawa at nanako sa sinabi nila. Pero, nagbago ang isip ng ama ni Tagaki dahil para sa anak niya ay susuportahan niya ito at itataas niya ang noo niya para suotin na ang binigay ni Umisawa ng victory headband. At dito, nang sinuot na niya ito at itatali, ay biglang nadulas ito at natanggal kasama ang wig niya. At dito nagulat sila dahil niloloko lang sila ng tatay ni Tagaki sa buhok niya dahil kalbo pala ito. Sa kabilang banda naman sa locker room ni Tagaki ay makikita natin na naghahanda na ito sa laban niya. Dito nakita nila na tapos na ang bantamweight division at isang laban na lang ay laban na ni Tagaki. Dito makikita natin na bago umalis ang mga senior nito ay pinayuhan muna ito at sinabihan na galingan nito sa laban. At bago sila lumabas ay may napansin sa Takamura na guhit at ito daw ang humahati sa naging pustahan nila.
Dito, makikita natin na nagkakainita na naman ang tatlo at dagdag pa ni Takamura, ang matatalo ay mas mabuting tumahimik na lang. Habang nag-aaway ang tatlo, ay dito makikita natin na kinakausap ng ating bida si Itagaki. Alam ko na ginagawa mo ang mga kaya mo at alam ko na gagawin mo lahat sa laban. At sa tingin ko, yan lang ang masasabi ko sa iyo sa ngayon. Gawin mo ang lahat, Manabu. Dito makikita natin na nabuhayan si Itagaki sa sinabi ni Ippo sa kanya. At biglang taliko nito nung nakalabas na ang ating bida at halatang kinakabahan sa laban. Dito nagulat sila Manong dahil ang bilis na tapos ang junior featherweight, kaya ibig sabihin ay magsisimula na ang laban ni Itagaki. At dito tinawag na nila si Itagaki dahil kailangan na nilang pumunta sa ring. Pero humingi muna ito ng kaunting segundo para makapag-isip. Dito nagsalita si Yagi na, "Itagaki, si Kyosuke ay naghihintay na sa ring." Dito makikita natin na nag-aalala sila Manong kay Itagaki. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Bago ko tapusin, ang bidyong ito ay lubos na nagpapasalamat ako sa mga walang sawang nag-aabang at nanonood sa channel ko. Shoutout nga pala! At sa mga bago pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para sa latest update. Maraming salamat mga parikoy!